Hindi ako nagsisisi na ito ang aking napiling journey bilang fur mom and mamala ng aking mga apo at apo sa tuhod. Sa kanila ko lang naramdaman ang unconditional love. Wala silang hinihinging anumang kapalit. Lagi silang nasa tabi ko during my ups and downs in life. Ang sarap sa feeling na may sasalubong sa'yo after your hard and tiring day. Pagdating mo kahit malayo ka pa lang, natatanaw mo na sila na excited na mahawakan mo, mayakap at makalong. Nakakataba ng puso kapag nakangiti, nag-hugs, nagwawag ang tail, at laging nasa tabi mo. Pag pinili mo ito, hindi lang pwedeng gustuhin mo lang. Kailangan committed tayo sa pinili natin journey. Kailangan tayong magsakripisyo alang-ala sa kanila. Hindi pwedeng gusto mo lang, kailangan dumaan ka sa proseso hanggang sa huling hininga nila. And yes, this is the hardest part, yung makikita mo silang lumalaban kahit na nahihirapan na sila. Kailangan mong mahalin yung ginagawa mo. Nakakapagod. And syempre, magastos. Bakit? Kasi hindi lang dry food, wet food ang need nila. Kasama na rito yung vitamins, hygiene, vaccine, deworms, treats, detik, medical kit. Hindi pwedeng puro dog food. Hindi ka rin pwede magpakain ng table food para maalagaan mo yung kidney nila. Hindi sila magka-UTI. Minsan, pinaghahanda ko sila ng nilagang atay, chicken breast part, mga prutas at gulay. Pero hindi ko nilalagyan ng kahit anong preservatives. Pag merong may sakit sa kanila, buntis, or bagong panganak, nakakapagod at talagang mapupuyat ka. Pero pag nakikita mo na silang nagiging okay na, sobrang saya ko talaga. Pag nahihirapan naman sila, grabe nakakataranta at parang may pumipiga sa puso ko. Hindi ko alam pero sobrang lapit ko sa mga animals. Minsan kinakausap ko yung mga pets ko na napakaswerte nyo dahil may nag-aalaga sa inyo. Yung ibang mga aso, pusa na nasa kalsada, kailangan pa magkalkal ng basura para may makain at makasurvive lang araw-araw. Pag sobrang init, umuulan, hindi na nila kaya ang lamig, nakikisilong na lang sa ilalim ng mga sasakyan. Kaya tuwing lumalabas ako ng bahay, lagi ako may dalang dog food para may maibigay sa kanila. Kasi talagang hirap nilang tiisin, lalo pat talagang makikita mo sa mga mata nila na gutom na sila, uhaw na sila, and napapagod din sila. Kaya sa mga kapwa ko fur moms out there, belated happy fur moms everyone! Sobra po akong proud sa inyo. Thank you for watching!